Misteryo ng eroplano na nawala at muling bumalik at lumapag sa lupa matapos ang 37 years. Paano ito nangyari? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Pan American Flight 914 na sinasabing biglang nawala sa ere at misteryosong bumalik matapos ang 37 years. At talagang ikakagulat mo ang mga sumunod na pangyayari. Kaya, simulan na natin. Ang mundo ay balot ng misteryo, mapadagat at mapalupa at kahit pa sa himpapawid, iba-ibang nilalang ang nakikita at misteryosong pangyayari ang nagaganap. Isa na dito ay ang misteryo ng pagkawala ng Flight 914 at muling pagbalik nito. Taong 1955 sa New York ay umalis ang Pan American Flight 914 mula sa Caracas Airport papuntang Miami, Florida. Mataas ang sikat ng araw noon at napakaganda ng panahon. Ito ay sakay ng 57 na pasahero at 4 na crew members. 3 oras matapos ang paglipad ay misteryosong nawala ang Pan American Flight 914. Kahit sa radar ay hindi na ito makita. Agad na nagkaroon ng imbestigasyon matapos ang pangyayari. Dahil sa dumaan ito sa Dagat Atlantiko, nagkaroon ng search and rescue mission ang Coast Guard dito dahil hinihinala nilang bumagsak ito sa Dagat Atlantiko. Pero sa kanilang pag-aanap ay kahit anong debris ng eroplano ay wala silang nakita. Kaya inaasahan pa din ng mga nag-imbestiga sa pangyayari na ito na bumagsak nga ang eroplano. Kaya matapos nito, sinarado na ang imbestigasyon sa Flight 914. Matapos ang ilang taon, September 9, 1992, 37 years matapos ang misteryosong pagkawala ng Pan American Flight 914. Isang magandang panahon, mataas ang sikat ng araw, ang kapaligiran ay payapa para kay Juan de la Corte na isang air traffic controller na nagmamonitor ng mga paglipad ng eroplano sa pamamagitan ng radar. Hanggang sa isang iglap, nagulat at nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakita at nasaksihan. Isang eroplano ang sumulpot at pumasok sa radar na hindi kilala at hindi malaman kung saan nang galing. Hanggang sa maya-maya lang ay unti-unting lumapag ang sumulpot na misteryosong eroplano na lumang Douglas DC-4 aircraft. Nakatanggap ng tawag ang station sa airport na agad namang sinagot ni Juan de la Corte na air traffic controller. At ito ay mula sa piloto ng misteryosong eroplano. Hello, hello, nasan kami? Tanong ng piloto. Sir, andito kayo sa Caracas Airport. Saan po kayo papunta, sir? Sagot at tanong ni Juan de la Corte. At agad na natahimik ang piloto at sumagot ng... Kami ang Pan American Flight 914 na pupunta ng Miami, Florida. Sakay kami ng 4 na crew members at 57 na pasahero. Sumagot naman si Juan na, Sir, ano pong schedule nyo ng lapag sa airport? Agad namang sumagot ang piloto ng, Nakaschedule kami ng 9:55 AM, July 2, 1955, na lalapag sa airport ng Miami, Florida. Nang marinig ni Juan ang sagot ng piloto, nagtayuan ang balahibo ni Juan sa narinig. Pati ang kanyang mga kasama sa Air Traffic Control Tower. Kaya tinawagan na ni Juan de la Corte ang otoridad ukol dito. Kaya dumating ang mga security guard na mag-a-assist sa eroplano at sa mga taong bababa mula dito. Pero maya-maya lang, habang nagaganap ito ay biglang pumasok sa isip ni Juan na sabihin sa piloto na, Captain, ngayon ay May 21, 1992 at ito ay Caracas International Airport. Sumagot naman ang piloto ng, Ha? Anong sinasabi mo? Natila gulat na gulat ang boses sa narinig at napahinga ng malalim. Sinasabing hindi tumanda ang mga nakasakay sa Flight 914 at bigla sumagot ang piloto ng, Wag kayong lalapit, alis na kami. Kaya naman muli niyang pinaandar ang makina ng eroplano at muling lumipad ang misteryosong eroplano. Kaya unti-unti itong nawala sa radar ang misteryosong eroplano at mula noon ay hindi na muling nakita pa.
Dahil sa napakabilis ng pangyayari na tila naganap lang ng ilang minuto, ikaw, tingin mo, posible kayang totoo ito? Comment mo sa baba ng video na to at gusto kong malaman yung masasabi mo tungkol dito. Ilan sa mga teoryang nabuo tungkol dito ay ang pagkawala nito sa Bermuda Triangle dahil napakalapit lang ng ruta ng eroplano sa Bermuda Triangle. Dahil nitong huling 100 taon ang nakalipas, madami na ding mga insidente ng misteryosong pagkawala ng mga tao, barko at eroplano sa Bermuda Triangle na walang kahit anong bakas. Kaya sinusubukan nilang ikonekta ito sa pagkawala ng Flight 914. By the way, make sure na panoorin mo ang video ka na Misteryo ng Bermuda Triangle Part 1. At narito ang preview. Ang Bermuda Triangle ay kilalang kilala na bahagi ng dagat na maraming mga misteryong pagkawala ng mga eroplano, barko at mga tao. Kaya ngayon, dadako tayo sa Bermuda Triangle at samahan mo ako na alamin ang mga kwento at misteryo ng Bermuda Triangle. Ang ibang mga manunulat naman ay sinasabing mga UFO ito na kumukuha ng tao. At meron ng total na 923 ng nawawalang tao. Pero ang isang malaking tanong, totoo nga ba ito? Ang unang kwento na ito ay inilabas ng Weekly World News noong May 1985 sa kanilang diaryo. Sinasabing ang Weekly World News ay kilala sa paglalabas ng mga kwentong fiksyonal o hindi totoo. Kaya ang kwento na ito ay nagkaroon ng iba't ibang bersyon. Mapapansin ang isang bersyon nito na mukha ni Juan de la Corte. At ang isa pang bersyon nito ni Juan de la Corte na may ibang mukha. Ikaw, tingin mo, naniniwala ka ba sa kwento na ito na Pan-American Flight 914? O tingin mo, isa lang kaya itong urban legend? At bakit? Comment mo sa baba ng video na to at share mo naman yung opinion mo at masasabi mo tungkol dito dyan sa comments section. Pero sa kabila man na maganda ang kwento na ito pakinggan, madami pa ding mga tao ang hindi naniniwala tungkol sa kwentong ito. Ikaw, tingin mo. Kaya make sure na i-check mo din ang isang mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka. At click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga new videos na punong-puno ng mga kakaibang kwentong misteryo na talagang malilibang ka na katulad nito. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!